So narito na nga ang last day ng ating Kota Kinabalu DIY trip. Sa last day ng aming stay dito sa KK, syempre libot pa rin sa city. Mall hopping muna tayo ngayon dahil pupunta tayo sa Jezzaton Duty Free. Ang grab fare from our hotel to Jezzaton Duty Free ay nasa 5 ringgit. Explore-explore lang sa Jezzaton Duty Free para sa inyong mga pasalubong, then later on, tumawid naman kami sa kalapit lang na mall ng Jezzaton, ang Surya Ksaba. Malaki rin ang mall na ito at maraming mga kainan at bilihan. Naghanap nga kami ng lunch dito pero parang feel namin na mag-fast food muna kami kaya trinay namin ang McDo ng Kota Kinabalu. Ang in-order nga namin ay ayam goreng, cheeseburger, fries at yung bago nila that time na peach juice. Pagkatapos mag-lunch, lakad ulit kami at pumunta naman kami sa Todak Waterfront kung saan makita yung picture spot na sign ng KK. Lakad-lakad ulit pabalik na hotel kasi iniwan muna namin ang mga gamit doon after mag-early check-out. Tapos, book na kami ng Grab dahil ang punta naman namin ay sa Khoisan Cultural Village. 11 ringgit ang binayad namin from our hotel to Khoisan Cultural Village. Ang bayad sa guided tour sa Khoisan Cultural Village ay 65 ringgit per person kapag foreigner. So included na doon yung pag-tour sa'yo sa buong vicinity. Marami-rami rin na mga makikita dito and magandang pagkakataon to know more about the different tribes of Malaysia, especially dito sa Sabah and the whole of Borneo. Talagang sinulit namin ang biyahe kaya at around 4 PM after ng guided tour namin ay pumunta pa kami ng Tanjung Aru Beach para magpalipas ng oras dahil gabi pa naman ang flight namin pabalik ng Manila. Sunset viewing, then dinner na rin. Pagkatapos kumain, nag-grab na kami papunta sa airport and that cost us 9 ringgit. Departure time pa uwi ng Pilipinas. Thank you so much, Kota Kinabalu. We had a great time with you.